Hi guys! So welcome back to my channel. So for today's video, samahan nyo kami sa vet day ni King. Ayan, so bago ko paliguan si King, pinakain ko muna siya ng dog food and hot dog. So yung hot dog na yan, favorite niya yan. Hindi siya kumakain ng plain na dog food lang. So nasasayang lang kapag ka hindi namin hinahaluan ng mga meat. Ayan guys, so pahirapan na naman tayo kapag shower time niya. So si King lagi siyang naiinitan pero takot siya sa tubig, ayaw na ayaw niyang naliligo. Pero pinipilit namin na once or twice a week siya makaligo. Sapilitan ko na ngang dinala si King sa CR dahil kapag hindi mo siya binuhat, magtatago lang siya sa kwarto dahil alam na niya kapag kapapaliguan siya. Pero guys, sobrang nagulat ako ngayon kasi hindi siya masyadong pumapalag, naka-steady lang siya. Although halata na ayaw niya sa tubig, pero at least hindi ako masyadong nahirapan sa kanya ngayon. Siguro nakita niya na nakatutok sa kanya yung camera at alam niyang binivideohan siya. Sobrang steady niya talaga ngayon guys, pero hindi talaga siya ganyan. As in sobrang likot niya kapag ka nababasa siya ng tubig dahil palag siya ng palag. Actually guys, hindi ako yung laging nagpapaligo kay King dahil medyo mabigat na siya. Pero since ako lang yung available ngayon at kailangan na niya talagang maligo bago siya bakunahan, ako muna yung gumawa. Kaya lagi ko na lang siguro siyang vi-videohan para at least tahimik siya at steady lang siya kapag papaliguan ko siya. Yung ginagamit naming shampoo ni King ay Chow, yun yung para sa balahibo niya. Tapos may sabon pa kami para naman sa tick and fleas naman. Dahil nga ayaw ni King nang naliligo, para hindi siya ma-stress ng sobra, ang ginagawa na lang namin dun sa bandang mukha niya, pinupunasan na lang namin. So hindi na namin siya binabasa directly ng water. Ayan, tapos nang maligo si King. So next naman, papatuyuin natin siya. So naligo na rin ako guys dahil amoy aso na rin ako. Meron kaming biniling blower para kay King talaga, pero ayaw niya ng tunog, natatakot siya, kaya hindi na lang namin ginagamit.
After naman matuyo ng balay yung king, lalagyan na natin siya ng cologne para mabango na siya. Ayan, so yung cologne na yan, sobrang amoy fresh lang niyan. Nung na-relax na si King, dahil nga irritable siya at naligo siya, dun ko pinainom yung calcium supplement niya. So, ito ni-recommend to ng vet niya since mabigat nga ang mga chow-chow, kaya kailangan nila to para sa bones nila. So, yung supplement niya, hindi namin maisabay sa food and water niya kasi laging naiiwan dun sa kainan niya. Kaya, pinupuras ako na lang painom sa kanya. Ayan, so nag-aantay na lang kami sa amo niya para pupunta na kami sa vet. Kapag ka pupunta kayo ng mall guys, huwag niyo lang kakalimutan yung anti-rabies vaccine card niya and dapat naka-pampers sila tsaka nakatali. Ayan, so nakapasok na kami sa loob. Andito kami sa SM Grand Central at papunta kami ngayon sa Pet Express. Sa Pet Express guys, wala namang reservation, puro walk-ins lang sila, pero mas maganda na maaga ka para mauna ka sa pila. Hindi kami naka-schedule sa grooming niya ngayon, kaya pinaliguan muna namin siya sa bahay bago kami pumunta sa vet. Dahil once na mabakunahan siya, bawal siya maligo for 1 week. 1 year and 3 months na si King, and last year, kompleto siya ng 5-in-1 vaccine niya. 8-in-1 vaccine na yung ipapatusok namin kay King para kompleto na. Kasi nung last time na na-expose siya sa parvo, kinabahan kami kasi tumamlay talaga siya. Kaya after nung incident na yun, nag-decide kami na regular na kaming magpapavet para at least na-check din siya. Kasi guys, kami rin yung hindi makatulog sa sobrang kaba nung matamlay siya. Kaya nung sinabi nung vet na after 14 days ng exposure dun sa parvo, pwede na siyang i-vaccine, dumiretso na kami dito. Wala po, yung breeder lang po. Kaya nawala na yung stress namin nung na-vaccinean na siya. So sa next vlog ko guys, ikukwento kung paano na expose si King sa parvo. And bibigyan ko na rin kayo ng tips kung paano ang gagawin kapag may parvo yung inyong mga doggies. By the way guys, pa-follow naman ng TikTok account ni King. Sa susunod na vlog, isasama ko na si King. So thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo and please keep on supporting my channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!